channel. Andito naman po si Ma'am Shimei para mag-share sa inyo ng isang simpleng recipe. Ito ay talagang napakasimple. Bale, share ko ngayon mga kamamshi. Magluluto po ako ng adobong sita with oyster sauce. Ayan po. Napakadali lang pong lutuin mga kamamshi. Stay tuned po. Sana mag-enjoy kayo sa panonood ng aking vlog. Hello guys, mga kamamshi! Andito naman po si Ma'am Shimei para mag-share sa inyo ng isang simpleng recipe. Bali po gagawa ay magluluto po pala ako ngayon ng adobong sitaw with oyster sauce. Ayan po mga kamamshi ang kanyang mga ingredients. Bali po magugulay muna tayo kasi ang gulay po ay napakasustansya sa ating katawan. Bali yung mga sangkap niya po ay konti lang po at hindi po gaano siyang magastos. Hahaluan ko po siya ng giniling. Bali po ito ay 1/4 giniling. At meron din pong isang pirasong kamatis or tomato. Yung kamatis ko po ay medyo malaki po. At meron pong sibuyas. Bali kalahati lang po ito ng sibuyas. Bali yung isang buo po, hinati ko lang po mga kamamshi. At meron pong 2 tablespoon na vinegar. Meron din pong garlic, chinap lang din po ng maliliit. At ito po ang oyster sauce. Bali, ito po yung nagpapasarap sa ating adobong sitaw with oyster sauce. Bali, 2 tablespoon po ito na oyster sauce. At meron din pong pamintang pino. Depende po yan sa inyo mga kamamshi kung gaano karaming paminta ang ilalagay nyo. Bali, kasi ako po ay 2 teaspoon na pamintang pino. At meron din pong ginisa mix. Bali, ang ginisa mix, mga kamamshi, hindi po ito nawawala sa aking mga niluluto. Ayan po, mga kamamshi. At meron pong sitaw. Ang sitaw ko po ay 2 taling sitaw. Bali, kasi mga kamamshi, ang sitaw ngayon ay napakamura. Bali, ang isang tali po ay 20 pesos ko lamang pong nabili. Kaya, bali, 2 tali po yung ginawa kong, gagawin kong adobong sitaw. Ayan po, mga kamamshi. Tara po, lutuin na po natin ang adobong sitaw with oyster sauce. Stay tuned! Ayan na po mga kamamshi, start na po natin lutuin ang ating adobong sitaw with oyster sauce. Bali po nagpailit na po ako ng kawali. Naglagay na rin po ako ng mantika. Ngayon po ay mainit na po ang ating mantika. Pwede na po natin ilagay ang garlic. Ayan po. Next po natin ang kamatis. Gisa-gisa lang po mga kamamshi. Ganun lang po kadali magluto ng adobong sitaw. Next po natin ay ang giniling. Ito po ay kailangan natin igisa ng maigi. Kamamshi, paalala lang po, hindi po ako professional. Ako po ay pang-lutong bahay lang, mga kamamshi. Gusto ko lamang po mag-share sa inyo. Bagi-gisa lang po natin siya ng maigi, mga kamamshi. Iba na po yung itsura ng ating giniling, pwede na po natin ilagay yung oyster sauce.
Ma'am, okay, pwede na po natin ilagay yung oyster sauce. Ayan po. Ito po yung nagpapasarap sa ating adobong sitaw. Lagyan na rin po natin yung paminta. Bali, sandali lang din naman po ito maluto, mga kamangki. Lagay na po natin yung ginisa mix. Lagyan po siya ng konting tubig. Wow, napakasarap ang ating adobong sitaw. Mga ilang minutes lang po maluluto kaagad ang ating adobong sitaw. Kasi hindi naman po natin kailangan, mga kamamsi, na lutong-luto yung sitaw. Kasi mas maganda po yung parang medyo half-cook, yung malutong-lutong pa po siya. Balikan po natin. A few minutes later. Ayan po, mga kamamshi, balikan na po natin ang ating adobong sitaw. Bali po, huli ko na po nilalagay yung vinegar. Kapag ka medyo maluluto na yung ating gulay. Sa huli po nilalagay yan, mga kamamshi. Tapos simplahan natin ang konting asin. Bali, konti na lang po. Kasi yung ating ginisa mix, may alat na po yun. Po, luto na po ang ating adobong sitaw. Mga 2 minuto na lang po. Maluluto na ang ating sitaw. Ayan na po, mga kamamshi. Tara na po, kain na po tayo, mga kamamshi. Luto na po ang ating adobong sitaw with oyster sauce. Ayan na po. Masarap po siya, mga kamamshi. Kung napansin niyo po, mga kamamshi, hindi po ako naglagay ng toyo. Bali, suka lang po at oyster sauce. Kasi po, yung oyster sauce, ayun na po yung nagpapalasa sa ating adobong sitaw, mga kamamshi. Bali, half cook lang po yung aking gulay. Kasi mas masarap po kapag medyo malutong po ang ating sitaw. Ayan po, mga kamamshi, sana nag-enjoy kayo sa panonood ng aking vlog. Please don't forget to like and subscribe my YouTube channel. At sa mga baguhan pa lamang po, huwag niyo pong kalimutan i-click ang notification bell para po ma-update ko po kayo sa aking mga isi-share. Paalala lamang po, hindi po ako professional. Ako po ay panlutong bahay lang, mga kamamshi. See you on my next vlog. God bless. Stay safe po.